Meetup, exchange. Number one, Section 2 of the 1987 Philippine Constitution mandates that the state shall establish, maintain, and support a blank, blank, and blank system of education relevant to the needs of the people and society. Ano sagot nyo? The correct answer is D. Complete, adequate, and integrated. Kasi, ano yung sagot mo? Tama siya. Ako'y relevant ang sinagot ko. Di ba, naka? Dito sa lahat sa equitable, ang inaano ko'y equitable ay equal. Next, number two. Which is not covered in the provision of access to basic education among children with special needs? Letter D. Children with family problems. Siyempre, yung gifted, talented, pinag-usapan natin, visually impaired, hearing impaired, and orthopedically handicapped. Number three, DepEd Order Number 62, Series of 2011, mandates education as a necessary means to realize other human rights. The answer is A. Knowledge and skills. Ayan, lalo kaya hindi ko pinili ang A. Parang napakasimple doon sa ibang pamamagitan. Pero minsan... Ano na basic answer? Ito yung ginawa kong sample naman na question na syempre, you have to look for the basic of basics. Sabi, di ba, minsan yung mahaba, yun ang sagot. Pero dito naman, syempre, basic knowledge and skills. Parang kahapon ay yung indigenous. Ay, yung more specific sa indigenous knowledge. Eh, ba't nung kasi tuturuan ng indigenous knowledge? Eh, yun na nga yung knowledge nila. Di ba? If you will, this is a tricky question. Di ba? Kaya pala tayo hindi natin. Hindi kami. Kasi parang nagnanong pa. I think. Kasi kapag indigenous, parang mas focus sila sa kung ano yung meron sila. Pinalaan ko nagyayaman pa. Sa practice. Pero sa objective, ma-provide ng knowledge and skills. Oh, di ba? Kala nyo ha, tricky yan. Number four, this is the standard and viable curriculum for public schools and private madaris in Muslim communities. Anong sagot nyo? Yes, madrasa. Correct. What is the meaning of alive? Arabic language. Ano sagot nyo? B. The correct answer is boy. Arabic language, Islamic values, education. Di ba nakakalito kahit kasi lahat siya alive eh. Di ba? Parang literacy eh. Tungkol din sa language. Oo. Although ang literacy ay pag sinabing literate ka, may numeracy din ito. Pero focus ka sa language. Saka sa values. Number six, the answer is? A. Letter B. Department of Education. Tama, sir. Tama ako. Higher thinking skill among learners. Diba? Scientific ano, sir? Akala nyo, DOST, no? Panlito yun. Number seven, Special Science. Yes. Tandaan nyo, 70 minutes for grades 1 to 3. 80 minutes, grade 4 to 6. Sa atin, ang specialization, grades 8 to 10, ang TV ay ilang minutes. Baka para alam ni Rosella, yung specialization. Sa araw, 2 hours, 60 minutes. Lahat. 60. Ano 60? 60. Yung specialization ay 120. Oh, bali dalawang oras. 120 minutes. Oo. Pag tinanong Rosella sa STBEP. Kahit yung 2 hours din. Oo, 2 hours. Baka mapasabat yung question pag STBEP. Number 8, special program in sports requires athletics and or swimming for implementing the program plus a minimum of lima. Letter C, 5 individual and dual sports and 3 team sports. Number 9, which language is not included and classified as a more responsive and relevant language
under the special program in foreign language. Arabic. Hindi siya ganun ka, ano. Kasi laging Japanese, French, Chinese. Yan, mga ano yan. Number 10, these are programs and services of the school that target the holistic development of learners. What is the answer? Letter C, learner support. Yan yung pinakang title ng topic natin na learner support. So over. Kito koreksyon. Sino hahawak? Nakaipon na kayo. Pinabasa tayo ng sa test na ito. Tignan din ang mga ID. Wala pa rin nakaka-perfect. Kaya kung titingnan nyo sa exam, ibig sabihin, at least dapat maka 8 ka dyan eh. Sa 1 to 10, lagi kang mga 8. 8 or 9. Pag nag 7, alanganin na. Ganun lang naman ang ginagawa ng ano eh. Ginagawa ng nagawa ng questions. Ika-crack yung stem. Kung ano yung pinakang main question, yung idea. Tapos gagawa na siya ng sagot. Tapos lilituhin ka na dun sa ibang choices. Yung strategy. Eh, unta mo, basic knowledge and skills. Yun ang ano, tinuturo. So, okay, day 3 tayo. Congratulations. Pa 6 hours. So, for today, ang pag-uusapan natin ay Enhanced School Improvement Plan. Okay. Ang una kong tanong, ilang pang ilang taon ng SIP? 3 years. SIP. Ilang taon yan? So, may sample dito, yung SIP. Ang current school year ay 2016, tapos 2017, 18, 19, tapos 20 to 21. Ilang taon yan? Tatlo. Ah, ito ba? Yung ESIP. Apat yan kasi may current. Pero, tama si paring Alan, ginagawa siya for 3 school years. Okay? 3 consecutive school years. Kaya lang pinakita dyan yung 16-17 kasi yung baseline, tapos yung SBM practice. Okay? Kasi ang pinakang objective naman ito, tumaas yung school-based management practice from level 1, 2, 3, and 4. So, SIP is the roadmap that lays down specific intervention with the help of community and stakeholders for 3 consecutive school years. So, ano ang feature niya? Siya ay evidence-based, results-based, child or learner-centered. Yan. Yan ang mga example na mga... Yan nga yung sinasabi ko kanina nung nag-talk ako about dun sa child protection kasi sabi nila, parang wala naman tayong masyadong cases dito, kakaunti lang. Sabi ko, kasi dito sa Mauban, nakikita lang natin yung ideal na ang mga bata sumusunod, mababait. Pero kaya nabuo yung child protection program kasi sa ibang bayan, puntakan Lucena, sa Red Bee, sa mga linang-linang doon, kalimitan sudyante mo doon, nagpupusher, mga nare-rape, mga talagang deprived sa mga pangangailangan, talagang sobrang hirap. Kaya nangyayari yan. Kaya meron tayo talagang dapat na child protection policy. Dito kasi sa atin, hindi naman ganun ka-obvious. Punta kang Mindanao, Bisaya, talagang mahirap ang buhay yan. Ganyan ang itsura. So, it is an important element of SBM. Maganda rin to para malaman nyo pag mag-SIP. So, this further devolves governance of education to schools, empowers school teams and personnel, expands community participation, makes delivery of education responsive, efficient, and effective. So, ito ha, tandaan nyo to. Yung element. Okay. Again, the SIP is anchored on DepEd vision, mission, core values,
And on central, regional, and division school goals, the SIP shall be evidence and results-based, child and learner-centered. This requires innovative and systems thinking and a mindset of continuous improvement. Okay? This requires participation of stakeholders in the school and the community. Alam nyo, nung mga unang panahon, ang gumagawa lang talaga ng SIP, isang tao, dalawang tao, sabihin, oh, gawin mo na yung SIP, uupuan lang yan. Kailangan pala natin ng mapping ng community, ng child mapping, ikaw na rin! Gawin mo na yan. Kaya nangyayari, yung plano, hindi naka-anchor dun sa needs ng school. Kasi, ang gumawa, isa, dalawang tao lang. Tapos ngayon, pag dumating, nagka-problema, sabihin, ikaw lang nang gumawa niya na ng plano, samantalang kung ang ating ginagawa ay mayroong participation, eh, plano natin to. So, this is the flowchart. Yan. Meron siyang preparatory activity, meron siyang assess phase, plan, and act. Okay? Yan yung mga phases ng ating SIP. Ngayon, nag-start, maliit ba? Kaya meron siyang school head with team, school planning team, at saka project team. May discuss natin isa-isa. Flowchart kasi yan eh. So, continuous improvement in the SIP cycle, meron siyang yan, assess, plan, act. Tapos, meron siyang 3-year cycle, assess, plan, act. Within the SIP, makakaproduce ka ng tatlong AIP. Diba? Yan yung sinasabi. Naka-align ba yan sa AIP? Our annual implementation plan. So, for the preparatory activities, number one, gathering data, SPT. Ang meaning ng SPT ay school planning team. Tapos, i-convene mo yung school planning team for orientation, vision sharing, and scheduling. Yung SIP ba ay, year ano tayo ngayon, Rosella? Ito ay, year 1. Tapos na year 1. Tapos na yung year 1 natin ngayon. Year 2 na tayo. Kaya ang ipe-prepare lang ngayon ay AIP for year 2. Naka-year 1 na. Sir, yung SP, yung pagko-convene sa SP. Ah, sige. Ito ba yearly or after na? You can convene the SPT yearly kasi para ma-evaluate nyo yung nangyari for the past year. Pero sa initial, pag year 1, form the SPT. Form mo yung school planning team. Okay? Eh, sino ba yung mga member ng school planning team? Oo. So, usually naman, yung school head, yung president ng SPTA, ng bata, tapos representative ng community. Yan. Usually, these are the SPT. Lagi nyo tatandaan, pag sa mga organization, tapos involve yung external clientels, lagi dyan, representative ng community. It's either the barangay captain or yung in charge dun sa education. Tapos si SPTA president, tapos internal si bata, tapos laging si school head. Yan, ganyan. Sa pinakatatest mag-convene ng SPTA? Pag year 1, yung bago pa lang mag-start ng school year. Pag na-organize na yung SPT, halimbawa before the start of the school year, o kaya naman habang nag-start, yung mga panahon ngayon, pwede mo nang ma-evaluate. Kasi kaya election, di ba? Pero sir, pwedeng yung ano, sa ano, siya ay PTA president, di ba, nag-ganito? Hindi siya mapapalitan, ba, o English na nagkaroon na ulit year 2, nagkaroon na ulit index siya ng PTA, hindi na siya yung manalo. Pwede palitan. Oo, papatawag ka ulit. Kaya, parang mapoform ulit. Pero kagaya natin, yung president, yun pa din, halos sila-sila pa rin, hindi tatawagin lang ulit for... Again, mababago. Mabago, mag-election, mababago. Yung member ng SPT. Ay, maganda pala yung pag-election na. Oo, pagka-election na. Tama. Okay. Kasi nga
Ngayon, ano naman yung school head with team? Yung school head with team naman, siya naman yung nagagather. Ito ay ano ha, yung school head with team, siya naman yung leader ng mga programs and projects mo. Usually, kalimitan. Meron ding external, tapos meron din sa school. Depende sa iyo mga programs. Okay, so yan, SPT, convene the SPT. Tapos, siyempre, laging gather and organize necessary data. Ayan, ano usually yung mga data? Kalimitan, yung mga primary data. Yan yung mga nakukuha mo sa school. Tapos, mga secondary data. Yung makukuha mo sa somewhere else. Lalabas ka, yung mga mapping, mga secondary data yan eh. Minsan, kinukuha lang sa barangay, di ba? So, hindi ko na i-ano to kasi ang pinakamahalaga ay ma-discuss natin yung ibang processes. So, diyan sa pag-gather ng data, lagi namang ang governance, school profile data, tapos sa access, yan, yung sa attendance, tapos sa mga dropout rate, tapos quality, and MPS, di ba? Yan, anong ipiprepare mo? Annex 1A, okay? School profile data, yan. In and out of school, attendance, retention, quality. Tapos yan, yung sinasabing child mapping tool. Okay? And this is also coupled with the early registration activities. Nakalagay, minimum every 3 years. So therefore, kung gusto mo talagang maging ano yung data mo, pwede kang mag-mapping. Diba? Kasi meron kang incoming grade 7 lagi eh. Kaya ang ginagawa ng ibang school head, habang nagpapa-early registration, nagcha-child mapping na. So if you are planning to do child mapping during early registration, there are other schools in your barangay, work with them. Ayan, sabi nga oh. You can cover more ground, easier to consolidate, easier to share information between schools and community. Tapos, ang guide nyo, DepEd Order No. 1, Series of 2015. Ito, Annex 2A, Child-Friendly School. Ito yung mga checklist. Yung mga checklist yan. Tapos, Child Protection Policy Implementation Checklist. Data rin yan. Student-led school watching and hazard mapping. Ito yung nag-iikot yung mga bata. Tapos, ina-identify yung mga hazard. Yan. So, for data organization, dapat magawa niyo yung school community data template, child mapping tool, school report card. Alam nyo na yan, ha? Yung school report card, child-friendly school survey, child protection policy, school watching checklist, and hazard map. Parang meron tayong seminar sa 10 and 11 ng ano, yung sa school safety. So lahat 'yan pwedeng itanong which is not included. Okay? So maglalagay sila diyan ng isa na hindi naman included na data. 'Di ba? Kalimitan ganyan. Pero this may not be done in proper order. 'Di ba? Kasi pwedeng halimbawa bakasyon, yung mga teacher available, magpa-child mapping ka na. Diba? O kaya naman, habang nag-child mapping, may ginagawa ka ng child protection policy implementation checklist, tapos watching. Basta yan, yan yung sa data gathering. So, tapos na yung 1.1, ang kasunod, form the SPT. Ayan. Ito, yung sinasabi ko, so, ito yung SPT, Student Representative, Parent Representative. Pwede rin yung Member of Barangay Disaster Risk Reduction Management, Teacher Representative, Barangay LGU Representative. Parang yan ay barangay slash
LGU. Yan ha, tandaan nyo, ito yung member ng SPT. Please take note that at least one of your members should be a member of the School Governing Council, SGC. So at least meron kang 7 members. Meron kang 7 members, okay? Pero syempre, laging ang i-consider nyo dyan yung availability saka commitment. Diba? Baka naman, nakalista lang. Tapos pag nagpatawag ka ng meeting, hindi naman, yeah, mahirap. Pangalan lang. So, yan. Yan. School planning team. You may consider gender balance, IP and Muslim representation. Halimbawa, nandun ka sa may bandang Quiapo. Di ba? May Muslim community doon. So, kuha ka ng, ano, ng member na may Muslim representation. In case where the teacher representative is also the school head, such as in small school, additional seat may be given to a parent representative. Okay? Hindi sa teacher, oo. Hindi sa teacher, sa magulang. So, may representative na PTA, the president, kuha ka pa ng isa. Pwede kung sino man dun. Kasi may limit sa maliliit na school, ganyan. Ikaw din yung school head. So, yan. Na-form mo na yung SPT. Ang next naman ay convene the SPT for orientation, vision sharing, and scheduling. Para at least magpo-form pala muna ng SPT, magmi-meeting, yan. Tapos, ang i-discuss nyo sa SPT, DepEd mission, vision, core values, division goals and targets, saka yung school's strategic goal. Year 1 to ha, yung dinidiscuss ko, kasi baka sabihin sa year 2, i-discuss mo pa ulit, sabihin naman. Oo. Pero halimbawa, bagong member, pwedeng may reorientation. I-review lang. Okay? So, orientation of the SIP process, vision sharing, tapos scheduling. Ito yung kumbaga sa ano, itong may bullet na to, copy of DepEd vision mission, ito yung minimum requirement dun sa meeting. Yan yung deliverable. So ito mga tips lang, hindi ko na ano kasi mahalaga yung makuha nyo yung process. Yung bang na-imagine nyo na pag principal ako, mag year 1, ito yung gagawin ko. Okay? So, discuss nyo yung mga yan. Tapos, banggitin nyo rin, discuss why the SIP and AIP are important for school and the learners. So, balikan ko, lagi namang sinasabi, bakit kailangan ng data? Kailangan ng data kasi each data corresponds to activities. At the same time, each activities corresponds to an amount, which is the budget. Di ba? Akala ko sinong iba basta, di ko ang kuha ng data. Paulit-ulit, di ba? So, roles and responsibilities. So, discuss and agree on the roles and responsibilities of the SPT chair and members. As a member to facilitate, give everyone a chance to share their ideas. Facilitator will synthesize and let SPT comment approve what has discussed. Tapos yan, yung mga vision sharing. Tapos pwede ka nang gumawa ng activities mo. So, tapos na tayo dun sa preparatory activity. Okay, so yun yung preparatory activity. Nabuo mo na yung school planning team. Ang kasunod niyan, phase 1, assess. Okay? So, ulitin ko, merong tatlong phases ang SIP, assess, plan, and act. APA. Okay? Dahil nabuo mo na yung SPT, pwede mo nang i-present yung mga information na nag-gather mo during the preparatory activity. Ganito po, ang ating po mga estudyante ay sobrang dami ngayon. Dahil po may nagtayo ng power plant, dumami ang mga tao dito sa atin. So, expect po natin, kailangan natin ng maraming bangko, upuan, blah, blah, blah. Okay?
Kaya po yan ang ating priority. Di ba? Yung mga significant data kasi dapat na di-discuss. Okay. Ngayon po ay tayo ay merong dalawang classroom na nasira. Priority po natin yan. Yan, mga ganyan. Sino sasabi sa mga priority? Siyempre, yung school head. Ikaw ang magpe-present. Kasi ikaw ang representative ng school. Di ba, nag-orientation previously. I-orient mo sila. Pero kalimitan na magpe-present yan, school head. Kaya as school head, dapat knowledgeable ka talaga dun sa data gathered. Di ba, malimit, hindi naman sa pag-ano, minsan, ang school head, hindi alam yung data. Kaya pag may dumating na bisita, dahil hindi niya alam ang data, tawag si Jason, tawag si Chelay, tawag si ano, hindi, nagkagulo na. Di ba? Eh, hindi minsan, kaya mas maganda yung school head ay alam niya yung data. Para pag may dumating, madali niyang i-present. O, meron kaming 53 classroom, ang enrollment namin, 1,985. O, ang male ganito, ang female ganito, a number of teacher. Alam yung data. Diba? At the same time, as school head, dapat alam niyo talaga yan. Kasi yung integrity niyo as school head, may establish. Diba? Kasi alin mo, biglang may dumating. First enrollment. Oo. Sir, hindi alam. Kaya pag naging full-fledged principal kayo, yun ang number one na ano, lalo pag may mga ganyan. So yun. So initiate the discussion of the, yan nga, tamo, the school head. Initiate the status of the school by presenting the school report card or the summary of the SCDT. Yun, school community data template. So yan, look into the gaps. Ano yung gap? Halimbawa, ang target ng division na MPS ay 45. Malabo yun, laging 75. So, ang MPS natin ngayon ay 20. O, di ba? So, ang laki ng gap. Sa phase na to, kailangan magawa niyo yung gap analysis template. Yan ay nasa Annex 3. So, kaya nga gap analysis, ano yung division target? Tapos, ano yung data na needed, ano yung contributing factor, ano yung project na implement mo, tapos ano yung groups na kailangan ng attention. Actually, maganda tong material na to. Sabi ko nga sa inyo, pag nag-attend kayo ng SHDP, nag-SHDP ka na ba? Ay, alam nyo na, kasi ito din yung materials, parang review nyo na lang. So yan, kalimitan, mga target, dropout rate, promotion rate, tapos not, ang target ay 65, ang promotion rate 91%, ang dropout 0.1%. Yan. So dropout rate, kailangan na data ay syempre dropout rate from the 3 school year, okay, from 3 years. Tapos mga reason. Currently contributing ba ito sa performance? Sabi, no. Overall dropout rates in school over the last 3 years have not been lower than 4%. So, ano ang inhibiting factor? High dropout rates due to the following: financial matter, health problem, child labor. Totoo naman. Yun naman talaga usually sa dropout. Disadvantaged students. Yan. So, yan yung gap analysis template. Tapos, ang output check, kailangan na-produce nyo yung documentation of the discussion. Diba, pinapresent ni school head, syempre may picture, may minutes, yan. Tapos, initial list of improvement area, tapos yung gap analysis template. Ngayon, for year 2 and 3, present the data collected from the progress of the SAIP. Kaya ngayon, year 2, ang school head with team at saka school planning team magkukonvene, ang titingnan mo ngayon yung AIP. Ang tip ko sa inyo, naka-anchor din yan dun sa OPCRF. Kaya maganda na pag school head kayo, year 2, natingnan nyo na yung AIP, yung previous year.
Okay? Tapos, review the priority improvement area. Actually, ginagawa naman talaga to. Kaso nga lang, minsan, may mga steps na nilalampasan na. Kasi, pero kung talagang susunod ka by the book, parang makikita mo talaga yung mga gaps eh. So, sabi naman dito, there is no limit on the number of priority improvement area. Okay? So, ang payo naman ng iba, mas kakaunti, mas maganda, mas direct. It is important that the SPT makes priority list of the priority improvement area. So, ito daw, yung prioritization. So, ipa-priority ninyo based on strategic importance, urgency, magnitude, and feasibility. Okay? So, ano yung strategic importance? Improvement areas that will benefit when the improvement area is addressed. Urgency. The urgency or need to improve the area as soon as possible. Magnitude, the number of learners that will benefit. Okay? Feasibility, the degree to which the improvement area is within the school's mandate and control. Example, sa trade, bakod. Feasible ba? Kaya ba? Halimbawa, kaya. Kaso utay-utay. Diba? Tubig. Yun ang urgent. Diba? Kailangan. Diba? Electricity. Pag ganyan ang lumalabas, atay ka. Ito muna. Kasi, where there is water, there is life. Diba? Electricity, isa pa yan. Kasi tech book school, walang kuryente. Diba? Parang ganon. Sa inyo naman, sa elementary, pag kumpleto ka na, may kuryente na, may bakod na, o focus ka na naman sa curriculum, balik ka dun sa core business. Tapos may scale, 5, 4, 3, 2, 1. At saka, hindi naman school-ed lang na magdi-decide. Kaya nga lang kasi nagkakaroon ng mga priority areas pag ang gumagawa ng SIP sa dalawang tao. Pero kung talagang may school planning team na nag-uusap-usap, maganda na nakikita yung mga needs. Tapos, kagaya nito, high dropout rate, promotion rate, low. Low promotion rate, low English literacy, flooding. O, sa kanya, ang very high priority niya ay English literacy. Tapos, ang kasunod ay promotion rate, tapos dropout rate. High, magkasabay yung promotion tsaka yung flooding. Tapos, pinakamababa ay yung dropout rate. Okay. So, para sa kanila, tingnan natin, strategic importance, yung promotion rate, yun ang number one nila. Kasi, if you will look into dito sa mga problem na to, promotion rate. Urgency, lahat, hindi siya ganun kaano sa kanila. Magnitude, yung kung sino yung makikinabang, syempre, pagdating sa promotion, saka sa literacy, mas marami yan. Feasibility, yung kaya, ang priority, ang kaya dito, most feasible, yung English literacy. Kasi yung planning, imagine mo, gagawa ka ng mitigation measure para hindi bumaha. Paano kung taga Marikina ka? Diba? Hindi feasible. Siguro, baka yan. Ganyan, number two. Tapos, iniiskuran. Iniiskuran siya. Anong average? Ang average ng dropout rate, 3.25. Tapos, English literacy, 4.5. With that, ma-identify mo kung ano yung priority. Kailangan lang, well-defined yung strategic importance, urgency, magnitude, feasibility. Tapos may iskoran kung ano yung pinakang priority. Okay? So, analyze natin. Minsan kasi, makabigyan kayo sa exam ng data. Tapos, halimbawa, wala yung average. Kayo ang mag-ano, kayo ang magso-solve, kayo ang magko-compute. Tapos, i-identify ninyo. Pwede eh. Nangyayari kasi yan eh. Pwede. Project post yan. May ganyan. Kaya alamin nyo din.
Eh ngayon, kung hindi mo na-encounter, putres, ano nga bang ginagawa dito? Baka, hindi nyo alam na kinukwenta pala talaga siya. Na may average siya. Diba? So, ganyan. Tapos, yung diniscuss dito na strategic importance, eh, syempre, can benefit promotion rate, yung dropout rate. Magkakapatid yan eh. Syempre, pag yung dropout rate mo mababa, tataas yung promotion rate. Kasi connected yan. Yun namang urgency. Ang dropout naman ay nakaka-apekto sa mga learner. Magnitude, syempre, 4.25 ng learners. Tapos, feasibility can be controlled. Okay? Through monitoring of attendance, home visit, tapos makatulong yung school through other financial situation, through their addressing the financial situation. So, hindi ko na-discuss kasi alam nyo na naman tingnan yung strategic importance, urgency, pero kung may time kayo, ma-analyze nyo. Tapos, yan na, magagawa ka na ng planning worksheet. Ang planning worksheet naman, i-identify mo na yung priority improvement area. So, next is priority improvement area template, ang dapat nyong magawa, tapos planning worksheet. Yan. So, huwag na natin ano, mga review-review lang yan. So, for step 3, objective, organize the project team, listen to the voice of the learners and stakeholders, analyze school process, select area of focus, do root cause analysis, and present the root cause to the SPT. Ano na tayo? Nasa set, ano na tayo? Activity 3. Okay. So ngayon, if you will analyze yung dropout, what is about the PIA, the priority improvement area? Our school's dropout rate is higher at 4% versus our division's standard level. So mataas ang dropout rate. What do you want to happen? We want our school dropout rate to reduce from 4% to our division's standard at 1%. Ayan. What to do to reduce? To do on what dropout rate? To reduce the dropout rate. 4%, target 1%, okay, in 3 years or by 2019. So, ang sinasabi dito, dapat marunong kayong gumawa ng objective statement. So, paano siya gumawa? May sample dito. Ayun, oh, tama. So, it should be specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Specific, anong gusto mo mangyari? What do you want to do? Measurable, how will you know? Paano mo may measure? Is it in your power to accomplish it? Can you realistically achieve it? Tapos, when exactly do you want to accomplish it? So, this is a sample. To increase the MPS in English from a range of 49.88 to 53.96 to 75 in 3 years. So, baka meron mga sa exam naman, ang gawin ay, which is the best example of a general objective if you will be making your AIP. Yan. So, titingnan nyo. Bubulahin naman kayo doon, ang lalagay naman doon, to increase the dropout rate, To di ba yung mga ganon, titingnan nyo, ba, dropout rate dapat mababa. So, dapat decrease. Yan. Yung mga ganon, mga tricky question din yun. So always remember na may verb, tapos may indicator, may baseline, may target, time period. Nakatend na ba kayo ng mga seminar sa ano? Sa action research? Ganyan-ganyan yun. Di ba? Yung number one objective, to increase the MPS in English from 75 to 80, after the implementation of project Guyam, mga ganyan. Di ba? Oh, yung intervention. Pag kumatan kayo ng action research, ganyan din ang paggawa ng general objective. Pero dito ang pinakamahalaga, meron kang 5
na item na titingnan. Ano yung verb, ano yung indicator, baseline, target, time period. Mahalaga yan. Kasi yan ay kalimitan, nagkapabalik-balik yung mga AIP. Kasi hindi naka-anchor dun sa mga indicator. Tapos mag-organize ka na ng, di ba, nag-identify na tayo ng mga problem based dun sa matrix natin na meron tayong urgency, yan. Ang gagawin natin ngayon, organize ka na ng project team. So, paano mag-organize ng project team? Ito, members of the project team may be drawn from the community, teachers, and learners with at least one member coming from the SPT. So, halimbawa, ang project mo ay tungkol sa numeracy, ay di syempre, kukuha ka ng isang teacher sa math, tapos learners. Halimbawa, may organization yung math na mga officer, na bata, ikalimitan, math club, kunin mo yun. Ganun ang strategy. Magkamali ka ng kuha, kumuha ka sa ano, math. Oo, TBE. O, yan. Tapos, kuha ka sa community. Ngayon, isipin mo, sino sa community ang pwedeng makatulong pag numeracy? Halimbawa, dito may PKM, may mga math professor na pwede tayo makatulong, yun ang kukunin nyo. Kasi, yun ang kanilang competency, makakatulong. Diba? And then, one member coming from the SPT. So, depende kung sino yung na-identify natin. Ilan ang number of members sa SPT? At least 7. Diba? So, sino doon? Tapos, for priority improvement area related to teaching learning process, organize the project team from members of the learning action cells. So, palimitan naman, di ba, yung mga teacher, lagi naman nagla-learning action cell. Tapos, nabuo na yung team. The schools may use the IPCRF to determine project team members and to encourage teachers to join the project team. Bakit kailangan mo yung IPCRF? Siyempre, basis mo yun eh. Halimbawa, teka, sino nga ba dito ang mga outstanding? Diba? Ah, ito si, ano, outstanding to, magaling to mag-ano ng math. Tapos tingnan mo yung mga score niya sa kanyang development, sa kanyang personal development, tapos yung mga iba pa niyang achievement, ito, pwede to. So, yan. Maganda siyang basis. Kung well-validated yung IPCR. Next, project team discusses priority improvement area and possible factors affecting the priority improvement area. Tapos, na-organize mo na yung project team. Tapos, check the performance of the project team membership if necessary. Okay. Project team will list roles and responsibilities. Then, listen to the voice of the learners and other stakeholders. Ito yung sinasabing feedback. Ano nga din ang feedback? Feedback is the breakfast of champions. Diba? So, this is the most crucial step and project team should talk to the learners and stakeholders who are relevant to your assigned PIAs. So, tanong-tanong din kung ano na ang status. Tapos, yung mga clienteles, ano, kumusta? Diba? Bawa ay meron kang project. Yung ano, yung hinawa kang school previously sa Lamon Bay, ginawa namin ng mga project na para bang nakapangalan din sa fishery, Project Nets. Yung Project Nets, para may meaning siya, para makuha yung mga bata, mapabalik sa school. Ano ganun? Project Baklan. Di ba parang pinangalan dun sa ano, tungkol din dun sa school. Magaling yung mga project team kasi nakaisip sila ng kaangkop na title. Minsan kasi ano rin eh, plus factor din yung ganun eh. And then listening can be done through interview, survey, focus group discussion, home visit, yan. So ito naman yung mga usual na ginagawa. Kinakausap, may focus group discussion, nag-i-interview, nag-home visit.
Tapos analyze the school process. So sa ano naman, sa school process naman, ang ginagawa ay una, merong ito yung mga symbol ha. Okay. The project team should map out processes involving the assigned PIA through the use of flow chart and what is currently happening. Kapatid ito nung CIP. Kung natatandaan nyo, yung Continuous Improvement Program. Diba meron doon voice of the customer? Yan, pagkatapos ng voice of the customer, analyze the process. So for the getting the voice of the customer, you can conduct brainstorming, you can conduct interview and directly observe the process. Kaya kung school-led ka, halimbawa, ang i-observe mo ngayon ay attendance, laging late. Hindi ka pwedeng magsabi na isara na lang yung gate para walang late. Titingnan mo, pumunta ka dun sa gate, i-observe mo, ano ba nangyayari? Bakit? Oh, bakit late? Ah, ay kaya naman pala nalilate kasi nagbumabara naman pala yung mga ano. Oh, di ba? Ang dami, wala pa lang. Nakikita mo yung process. Ah, okay. So I will recommend this and that. Hindi basta binibigyan siya ng ano. Tapos interview ka. Tanungin mo yung mga bata. So ganun. Tsaka yung mga magulang. Okay? So this is the simple process for periodical test. Preparing the test, distributing the test, answering the test, checking test paper, recording test scores, analyzing performance on items. Ito naman, yung sinasabi sa CIP din ito, storm clouds are problems arising in specific activities in the identified process. So, halimbawa dito, nahihirapan ka dun sa checking the test paper kasi ang tagal. Nahihirapan kang bumasa dun sa ano ng mga bata. Ngayon, lalagyan mo ng improvement. Gagamitan mo ng math scan. Diba? Meron ng pang scan, yung pang check. So, may improve yung process. So, do direct observation. Kaya, mas maganda yung mabubuo mong planning team. Magaling din dun sa pag-analyze ng process na ginagawa. Actually, ang trade, alam ko dati, recipient nung ISO. Kaso, hindi tinuloy yung ISO process. Sayang, kung tinuloy yun, lahat sana ng procedure sa school, standardized. Diba? Nawala yung ISO. Nahirap talaga ang ISO. Kasi, lahat. Sa validation at saka sa certification, may bayan. Parang yun ngayon, pinatigil. Depend din mismo ang nagpatigil. Kasi merong, basahin nyo rin yun, yung quality management system. Pero ang division office, natapos nila yung sila ISO certified nila. Na-certify, pero ngayon, tigil ulit. Yung kanilang ISO. Ang sharing ko sa inyo kasi ito inadapt natin sa industry. Ako galing ako industry, yung pinasukan ko ISO certified. Ibig sabihin lahat ng process kasi nga sa kanila pag nagkamali ka ng process, sira yung makina, hindi tatakbo, magkakaroon ng customer claim. Sa atin naman, erase the board. Di ba parang ano eh, sa education inadapt. So, siguro naman, alam nyo naman na, alam, hindi ko na-discuss to kasi ang gusto ko lang ay makita nyo yung ano, yung mga ginagawa ng project team. So, nag-analyze na, tapos select area of focus. So, focusing on a problem allows you to deal with fewer issues which you can deeply analyze. Improvement in your area of focus may contribute in addressing the bigger issues in school. So, analyze your school context and see which area to prioritize. So, yan. Halimbawa, teaching, learning. I-ano nyo na lang, ha? I-browse nyo na lang. Kasi ang mahalaga. Tapos, nakapili ka na ng area of focus.
let's say, numeracy, literacy, yan naman lagi eh. At saka yan ang focus natin ngayon, di ba? Tapos mag-root cause analysis ka. Pag-root cause analysis, yan. The root cause is the deepest underlying cause of the problems within any process. So in the weed, symptoms of the problem above the surface. So the root is the underlying cause. So gawa ka daw ng root cause analysis. So nagmamasters naman kayo, alam nyo na yan. PhD. Okay. Hindi ko na i-discuss itong mga ano ha, mga YY diagram. Alam nyo na yung gawin. Fishbone. Oo, fishbone diagram. Tapos plan. Di ba parang yung ano daw, yung isang warehouse janitor, sabi, bakit araw-araw ay ano, andumi pa rin dito pero tinatanggalan mo naman ang agyo. Eh sabi, paano po bang gagawin ko? Sabi ng manager, patayin mo yung gagamba. Kasi it's the root cause. O, di ba? Meron pa ba? Wala na. Yeah. Yung basic na thinking na gano'n. Na, dulag mo mula. Oo, kaya pala yung mga bata ay laging late. Meron palang tulay na tinatawira na lumalangoy pa yung mga bata. Ayun yun pala yung reason. Kaya pa tinataas din yung dropout rate. Ah. I-request ka sa barangay ng magkatulay. Di ba? Yung gano'n. Tumatawid pa saan? Tumatawid pa sa ilog. Sa ilog. Tapos pag umulan pa, wala nang pasok. Yan. So, meron mga template naman na sasagutan. Tapos, dahil na-analyze mo na, na-review mo na yung objective, nabalikan mo, pwede ka na mag-formulate ng solution. This is happening between year 2 and year 3. Mahaba itong discussion sa SIP, pero in passing na lang ha. Note, school heads, teachers, and staffs, contribution in planning and implementing the SNIP and IP should be included in the results-based performance management system or RPMS. This can be written as performance objectives under the corresponding key result area. So, halimbawa, member ka ng project team tungkol sa numeracy, isasama mo yun dun sa IPCRF mo. Tapos, gawa ka na ng project design. So, sulat ka na. Silagay na sa SIP, tapos prepare AIP. Plan pa lang yan. So, an SIP or SIP must be complete, clear and concise, consistent, evidence-based, and relevant. ACNA. Solution. Oh, test the solution. Sabi, test the solution in small population. Para pag nagre-research, gagawa ka ng, halimbawa, ay pilot testing. Itetest mo yung questionnaire mo. Diba? Ngayon, ang DepEd meron ng selected schools na nagpa-pilot ng matatag curriculum. Oo, meron na. Yan yung sinasabing test the solution in small population. Diba? Tayo, nag-early implementation tayo ng ano, ng senior high school. Tandaan nyo yun? Ibig sabihin, mga Oo. Yan. Early implementation, pilot implementation. That is equivalent to test the solution in a small population. Check progress and compare performance before and after. If successful, communicate result to the concerned stakeholders or process owner. So, pag macro, DepEd. Pag sa school, di syempre, i-report mo sa school head. Ano nangyari? Tapos, sabi nga, solutions may vary, test the solution, tapos mag-scale up ka na. So, roll out the solution. Gawin na. Okay. So, process owners will implement the solution. Implementation might not always be perfect. Tapos, project team supports and the process owner create venue for feedback
with your stakeholders. Tapos, plan roll out to your solution. Yan. Tapos, check progress of the AIP. Yung last part. Tapos, gagawa ka na nitong project monitoring report form. Yan yung hinahanap lagi at the end of the school year. PMRF. Diba? Tapos nakikita mo na dyan, signature of SPT and project team leader. Lalapitan mo ngayon, facilities. Papapirmahin mo si Paring Alan. Papapirmahan ito. Hindi ko alam yan, di ba? Kaya kung buo yung team na nagkatrabaho at na-address yung ano, yung mga problems, gumagawa ng analysis, pipirmahan kasi alam nila yan. O di ba? Sa inyo, sa vocational, halimbawa, mayroon kayong project, o yung pinakang team leader, di ba may mga proposal kayong ginagawa dun sa project na yon, pipirma sila dun. Eh, kasi nga, yung ibang school, di ba, hindi organize yung team sabog-sabog. Sino nga ba dito, ilista mo si Carmen C. Talsaga? Pipirmahin mo na lang. Noon, ganun. Pare, nung unang panahon. Walang ano, kasi nga, isa lang yung nagawa ng ano, tapos hindi buo yung napirma. Tapos dadali, tapos may dadating na bisita. Tawag si ano. Anong ginawa niyo? Hindi ko makakawala. Pinapirma lang ako dyan. Di ba? Eh, at least ngayon na kahit sa mga ibang school, di ba? Tapos check the progress of the SIP. There should be open communication between the SPT and process owner. Yan. Take note, usually, ang process owner, halimbawa, tungkol sa numeracy, literacy, kalimitan, mga school head talaga dyan lagi ang process owner. Okay? Don't be afraid to be transparent. The purpose of monitoring evaluation is to improve than to critic. Yan. Tapos, project monitoring report form. Tapos, updated SRC. Yan. Ito na yung sample ng SRC. Dati talaga, natatawa ako eh. Kuha yung inyong report card. Takbo! Sa guidance, grade... Pasirox, ang dami. Tawa-tawa si Mamalba. Hindi yan! Yeah. Ito pala yan. Pero alam nyo, baka may mga teacher pa din na hindi alam. Pag ano ay... Sorry, kinanaman mo kayo sa review nung nakakaroon. Oo, kapag nalaman. Gawa lang natin kasi report card din ang tawag natin. School report card. Siguro nga, meron pang mga hindi alam. Pag ano pala, pag nag-meeting ulit tayo, ituturo ko itong mga to. Kasi baka hindi nila alam. Usual na alaman. School report card. So, yan. May pwede mga booklet, mga ganyan. Brochure. Poster, sabi mo, ikaw hindi ka nagpagawa ng brochure, okay lang. Pero pinipresent mo siya. SRC information. Mahalaga to ha. Enrollment, health and nutritional status, learner material, teacher professional development, funding source, school awards and recognition. Tapos, number of dropout, percentage of learner, yung mga NAT, MPS, literacy. Tapos sa governance, school-based assessment, level, child-friendly, survey, stakeholders participation, yan, yung mga ratio. Tapos, kasama dito yung annual implementation plan, yung mga CIP, tapos stakeholders accomplishment. So, kung ito yung laman ng SRC. Ng report card. Parang dapat sa SRC, validating students report card. Ay, ka na nabusap po siya. Oh, yan. Tapos, ang kasunod niyang SIP, lagi niyang kapartner yung CIP, yung continuous improvement. Okay. Pag CIP naman, this is based on ISO 8402-1992, which is the degree of customer satisfaction. And quality education, according to UNICEF, is relevant curricula and materials, child-centered teaching processes, relevance to achievement of national goals and society. Di ba tayo ngayon, may mga national goals tayo, yung ambisyon natin, 2040. Familiar kayo doon? NEDA yun, pare. Edeng, basahin nyo yun, yung ambisyon natin, 2040.
ambisyon natin. Dati ay merong mid-year development plan, wala na 'yon kasi ano na tayo, ambisyon natin 2040. At saka yung sa international, yung sa UNICEF, yung 12 development goals, yung quality education, na ano niya na yon, mayroon po yung 2040. Mayroon po yung 2040. Ambition natin, 2040. Mga naka-anchor ang program natin dun sa NEDA, na National Development Authority. Tapos ito yan, yung... tapos systems thinking. Hindi ko na masyadong iano kasi mga churis lang to. Ito, mahalaga to. Kailangan sa within the school, dapat meron tayong mga processes sa leadership training, attendance monitoring, guidance counseling, remedial process, curriculum delivery. Tapos, ayan, yung mga school measure, achievement rate, graduation rate, dropout rate. Tapos, in-service training, gender awareness and development, awards, tapos may training. And it will directly affect the learners as the main stakeholder. Ito naman, yung CI, Continuous Improvement Methodology. Diba, tingnan ninyo, ang kanyang methodology ay kaparehas din ng ano? Assess, Plan, Act. Sa SIP. SIP process. Pero take note, yung SIP ha, huwag nyo kakalimutan, merong preparatory phase. Baka kasi, ang tanong ay, what are the four phases of the SIP process? Meron siyang preparatory. Okay? Dito naman, assess, analyze, and act. Okay. Sa CI method. So, kapares din lang yan ng ano, SIP. Kaso nga lang, sa assess, meron kang CI project template, talk with your customers, walk the process, tapos identify priority improvement area. Kagaya to, yung get organized. So, hanapin mo yung mga pwede mong gawin, tapos bubuo ka ng team. Yung school head, CI team leader, CI team member, CI facilitator. Tapos, usually, ang CI team leader, kalimitan school head. Tapos, may scribe, communications officer, process observer. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin to eh. Sa tech book, meron tayong, may mga ongoing ba kayong CI? Continuous Improvement Project, CIP? Mga rami, meron kami. Ngayon, wala pa? Wala ngayon, meron pa muna na kandito yung NPSB yun. Oo. Yung nagbabase kasi. Oo, tama. Yung pinakamababa, yun ang gagawin. Yun ang gagawin ng... sa solution. Kasi dapat lagi nga may basis. Tama yun. So yan, team composition. Ideal team size is 5 to 8. CIP pa na kasi yung CIP, pag nabuo mo, pwede mo siyang gawa ng action research. Tapos pag nagawa mo siya ng action research, pwede mo siyang gawa ng ipapublish. Diba? Okay. Ano yung mga pala, tinan mo dati sa akin. Alin? Mga bata. Alin yun? Research mo. Mga graduate ng electronics. Ah, oo. Ano yun? Dissertation proposal. Yun yung dissertation ko sa UPLB na tinetrace ko yung social mobility ng mga bata. Ang title kasi ng study ko ay Intergenerational Social Mobility of STBEP Graduates. Kaya kailangan kong ma-identify muna yung mga bata kung ilan, yan, kung sino-sino. Yun yung research ko, dissertation. Ayun, sir, kasi yung ginagawa mo yun? Oo. Ongoing na, ano, na dissertation. Tapos meron kang process owner. Tapos step 2, talk with your customers. Yun na yung voice of the customers. Usapin mo lahat. At least alam nyo yung step na ito yung ito ay part ng CIP.
Yan. So again, mag-home visit ka, classroom observation, yan. Yung mga pwede mong gawin. Why is voice of the customer important? To understand how parents, students, teachers define what is important. Tapos, same, na ginagamit yung mga affinity diagram. Yan. Tapos, walk the process. Set up activities to deliver product or service. Tapos yan, SIPOC template. Tapos imamap nyo yung process. Yan yun yung part nung kanina, yung maya-analyze mo yung process sa SIP. Yung storm clouds, again, yung mga kailangan mong mga critical points or mga pain points. Tapos, identify priority improvement areas. Tapos, yung mga ganyan. Although, may kopya naman kayo nito, pag-aralan nyo na lang. Tapos, analyze. Ngayon, pag mag-a-analyze ka, syempre, lagi dyan naka-align yung fishbone diagram, cause and effect, YY diagram. Yan. Pag nag-a-analyze. Tapos, develop solution. Again, the solution should be smart. Okay? Avoid globe. General, loose, obsolete, big words, elastic. Parang bidang smart yung globe. Bidang. O, di ba? Avoid yung mga general ideas. Ano yung loose? Yung mga obsolete. Yung mga big words. Saka yung mga elastic. Yung alam mo yung anytime pwedeng mabago. Yan. Tinuro ko na yun sa inyo. Yung paggawa ng objective. Tapos, formulate ka na ng solution. CIP na ito pinag-uusapan natin. Yan. Ito, ito. Maganda to. Visual management. Sort. Ito yung 5S. Pinapractice to sa mga ISO, di ba? Sort, set in order, sustain, standardize, shine. Yan. Japanese yan, 5S. Kung nag-Japanese company ka, umay ka na dyan sa 5S. Ito, mistake-proofing, Pokayoke. Alam nyo to? Di ba yung mga charger, dati merong Type-C, pag isinaksak mo, yung micro SD, pag isinaksak mo, di ba parang nakakurba? Ang tawag doon, Pokayoke, na magmamatcha doon sa shape. Ngayon, yung Type-C, baligtaran, kahit alin, pwede na. O, ibig sabihin, nag-i-improve. Yung isa yung may kanto yung iba, yung isa sa sawa. Sa shop ninyo, di ba? Sa shop, merong nakahulma na martilyo, nakahulma na screwdriver. Kahit bitawan mo, lalaglag na lang siya doon. Ang tawag doon, Pokayoke. Pokayoke or error proofing. Yan. It is something in a product, process, or procedure that physically or procedurally prevents a person from committing an error. Di ba? Ang tawag dyan, Pokayoke. Pero ang isa, tanong ko yung ano, di ba yung SIP ay may pwedeng kontuhan ng MOO, yan? Mm-hmm. Ay CIP. Yung CIP. Ang alam ko, pwede din. Basta nakalagay sa AIP. Pwede din. Parang gumawa dati, yung group ni Nailon, nagmawa ng CIP, parang sila kanya-kanyang gastos. Pwede siya kung may ilagay sa AIP. Pwede. Basta mas maganda, ia-align mo yung CIP mo doon sa target mo rin doon sa SIP. Sa AIP. Bawa, numeracy ang target mo. Ay di ang CIP mo ay numeracy. Tapos pwede ka doon mag-produce ng mga materials, mga... Parang ano din eh, parang... Didiskartehan mo lang pag school head ka na... gawa tayong CIP, pero yung mga intervention mo, ini-address mo dun sa target mo sa AIP. Parang action research din. Parang action research din. Oh. Ano ba yung CIP ni Nailona? Parang tungkol din sa ano, parang nagbahay-bahay sila. Pandero. Kung ang target halimbawa nila ay dropout reduction program, edi pwede yun kasi pwede mo naman punduhan yun sa access. Di ba? Pwede naman sa
Pwede naman sa MOO yung travel pag home visit, pag ano, pwede yan. Monitoring of students. Hindi RER, naka-RER ka. Bawa ay papunta ka ng Liwayway. Oh, pwede yun. Kahit nga yung ano, yung pinakasimpleng pagdadala ng mga forms, pag LBC, pwede yun sa MOO. Basta lagi yung tatandaan, sa AIP. Oo, basta nasa AIP. Laging nasa AIP. Annual Implementation Plan. Eh, hindi nga ni accountant yun. Oo. AIP, hindi nga ni accountant. Paano mapapuntuhan niya? Wala sa AIP. Oo, wala sa AIP. Paano kayo? Paano kayo? Paano kayo ni accountant? Paano pag aalo ng AIP? Si accountant, saka yung school head, tapos yung mga project team, sila yung ano, kausap. Ganun naman eh. Ganun ba ang practice nyo? Hindi pa kasi kami nag-AIP ni accountant eh. Halimbawa, facilities. Tawag si paring Alan. Ano yung mga priority projects hindi natin? Hindi pa kayo tinatawag sa division? Ay, hindi. Ay, hindi kayo nag-alit. May sarili kami yung fund. Kasi kami ay, implementing kayo unit. Hindi kayo tinatawag sa division kahit sarili kayo yung fund? Ano lang, copy furnish lang yung ano. Kahit yung nag-NLC, kami ang nag-evaluate, kami ang audit dito, pagdala namin, copy furnish na lang sabihin. Ibig ko sabihin, sir, wala kayong mga orientation, ano ba, may bagong guidelines sa funds. May orientation ng, ano, pinapatawag yung accountant, yung bookkeeper, na mga implementing unit. Ang equivalent ng, ano, pare, ng division office ay Trade, Alabat Island National High School, Quezon High, para tayong isang division. Ganon. Kaya pag nagpatawag ng mga accountant, para same footing yun, yung accountant ng DO, si accountant, pare-pareha siya. Kayo, hindi. Ang tawag sa inyo ay non-IU, non-implementing unit. Kayo. Yung iba ay nag-a-apply ng mag-IU, non-implementing unit, yung bank school. Pag-aralan nyo rin yun, baka may mga question dun. Isang palong, ito yung sa banal, ay yung parang national high school, nag-a-apply sila ng mag-implementing unit. Maging implementing unit. Pero sa elementary na IUs? Wala. Non-IUs. Kalimitan ay high school. So yan. Mayroon kayo natutunan po kay Yoke. Japanese, oh. Halimbawa, gusto mo na i-monitor yung limang mong ballpen, hindi nawawala, di mag-cut ka ng limang ballpen, naka-shape ng ballpen mo. Pag nawala yung ba, wala yung isa. Di ba? Kalimitan sa industry, ganyan eh. Di ba? Nakataka yung gunting. So, ito yung mga error. Forgetfulness, misunderstanding, misidentification, inexperience, willful, inadvertent, judgment, no standards, unexpected situation, intentionals. So, take note that errors are unavoidable but errors can be eliminated. Nung nagtatrabaho ko sa industry, nakakatuwa. Nakalagay doon, days without customer claim. Ano ba, ayun, nag-100 na, 200, 300. Pag kasi 360, isang taon may premyo. Walang yun, 364, biglang may dumating na customer claim, nagre-reklamo, may problema daw dun sa parts. Wala, back to zero. Hindi sa real skills, ano, sa planta. Oh. Safety man hours. Nakalating ng million hours, safety man hours, nung may ma-accident. Oh, zero. Ganon. Back to zero. Error, sir. Avoidable. Pero ito, sa doctor, eh, mahirap yung error. pag doctor's error, ay, talagang, sorry po, namatay. Ay, nagkamali po nang ginapit. Yung po pala nagumit yung ugat sa puso. Ay, wala niya naman. Patay. Yung naman nagsasabihin niya, inatake. Diba? Yan, ano, error detection, successive detection, is finding the error after the activity. Self-detection is finding the error during the activity. Source detection is the process or activity detects error, making it impossible to do wrong. No need to explain naman kasi mga self-explanatory. Tapos, sa SIP,
mag-formulate ka na ng solution, tapos finalize improvement plan, gawin mo na yung improvement plan mo, tapos future implementation plan. Yung tema pare, oh, may nakalagay. Ito hindi ilalagay ng DepEd kung hindi pwede sa MOOE. Ano, MOOE, 5,000. Oh. Stakeholders Orientation, MOOE, 5,000. Nakalagay, oh. Tabulating Interpretation Result, 2,000. MOOE. MOOE, yung gumagawa ay school head. Pag walang accountant. Pag walang accountant, Pag wala kang accountant, ang gumagawa ay school head. Pag meron, pag meron accountant na prepared ng accountant noted ng school head. Sa inyo, prepared ng school head noted ng superintendent or ASDS assigned. Maganda rin 'yan man. Yung advantage nila, marunong silang mag-MO. Alam nila yung mga bawal, yung mga hindi. Kaya ako nung nung ako ay nandito sa trade, ang ginawa ko, natambay ako kay Tita Selly. Nagkapaturo ako, Tita Selly, paano ba yung ganito? Nagtatanong ako. Tapos pag hindi siya busy, nagkapaturo talaga ako. Pumunta talaga ako kay Tita. Kasi alam ko, yun yung missing link ko pag ako nag-exam. Tapos take note ako, inaaral ko. Tapos pinag-aralan ko yung Republic Act 9184. Procurement? Oo, yung Procurement Act. Wala siya dito sa mga discussion ko eh. Pero kung alam mo, di ba sabi mo nga, gusto mo naman mag-extend. Pag discuss ko pa sa inyo yung mga Madami pa kasing topic. Parang wala din sa physical facilities. Oo, wala. Wala rin dito. Bibigyan ko din kayo ng mga PowerPoint nun. Tapos yon Gantt chart, tapos risk management, tapos ACNA, tapos test the solution. Again, test the solution, i-roll out mo lang siya sa maliit na population. Yan. Tapos check your progress, monitoring. School. Sabi nga sa'yo, pag maging principal ka, nasa iyo lahat. Di ba? Mula sa pakiaway ng mga utility, mga hindi. Pero wala yung sakram mo, pero siyempre gagawin mo kasi relationship, relational. Walendyo. Kaya, so ito yung yung pinakang summary. Get organized, talk with customers, walk the process, identify priority improvement area. Tapos, assess yan. Tapos, analyze root cause analysis. Develop solution. Finalize improvement plan. Pilot solution. Roll out solution. And then, check. Yan. Yung pinaka-process. So, today, ang na-discuss natin ay SIP at saka CIP. Okay? So, yung quiz nyo bukas, yan. Thank you for watching Aris Barago Vlogs. Watch, like, comment, share, and subscribe.